Get involved in Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of Heard Ministries. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. May mga Pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang, nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang, kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Nagtanong uli ang mga Pariseyo, pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya, basta't bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay? Sumagot si Jesus sa kanila, ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos mula sa simula. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalo niya, at ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala. At siya ay mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-aasawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Itinuro dito sa atin Jesus sa talatang ito ang kahalagahan ng pag-aasawa at ang paghihiwalay ay hindi kagustuhan ng Diyos. Bagamat maraming bansa na ngayon ang mayroon ng tinatawag na divorce law at ang Pilipinas hanggang ngayon ay hindi tayo pumapayag ng bansa natin ay magkaroon ng divorce law. Subalit, sangayon sa huling balita, ang Kongreso ay nagpasa na ng panukalang batas na magkaroon na ng legal na paghihiwalay o diborsyo. Subalit, sa ating bilang mga mananampalataya, ang pag-aasawa ay isa sa pinakamahalagang sangkap upang ang tao ay mabuhay ng maayos, magkaroon ng maayos na pamilya sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Sapagkat naniniwala tayo na ang legal na pagsasama ng lalaki at na babae na mayroong bendisyon ng mga magulang ng bawat pamilya at higit sa lahat ay ng society o ng ating lipunan ay napakahalagang sangkap. At ito ay ating pinipilit na pagtibayin at ating paglaguin habang nagsasama ang mag-asawa hanggang sa sila ay nabubuhay na dalawa. Kaya't ang Heard Ministries ay merong programa na tinatawag na Family Blessing at ito ay pinangungunahan ni Bishop Giovanni Pagkit at ni Bishop Joey Lapita ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas at ni Pastor Richie Paul. Ang programang ito ay upang ang mag-asawa ay lalong tumibay
habang sa sila ay matagal nang nagsasama. Kaya sa araw na ito ay ito isang paalala sa atin na ang turo sa paghihiwalay ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Subalit sa lumang tipan, sa panahon ni Moses ay napilitan lamang sapagkat napakatigas ng ulo ng mga tao noong panahon na yon. Kaya sa ating panahon, sana ay huwag maging matigas ang ating ulo. Huwag matigas ang ating damdamin. Huwag matigas ang ating puso, bagkus ay palambutin natin sa magitan ng pagmamahalan ng mag-asawa. At sa ganitong paraan ay mararanasan natin ang mapayapa at masaganang pagkakaroon ng pamilya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Get involved in Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of Heard Ministries.